Naman talaga madali ang buhay dito sa Canada. Ano ba yung meaning ng success para sa atin? Kasi hindi po talaga natin mabibilang yung mga blessings ng Panginoon eh. Kung gumigising ka sa araw-araw, blessings na rin yun. Kung nahihirapan ka sa trabaho mo, tiis lang muna hanggang sa makaipon ka. Po mga kababayan, isa ka rin po ba sa pinalad na makarating dito sa Canada? Gaano mo ba ipinagpapasalamat na nakarating ka dito sa Canada tulad ko? Marami po kasi akong napapanood na yung iba nagsisisi para bagang hindi naging maganda yung karanasan nila o experiences dito sa Canada. Well, hindi po natin sila masisisi kasi hindi naman po talaga madali ang buhay dito sa Canada. Maganda lang po talaga pakinggan na kapag Canada kasi ang tingin sa iyo yayamanin. Pero yun pala, yayamanin sa dami ng bayarin. Pero ako guys, personally, gaano ba ako ka-thankful? I-share ko po sa inyo kung ano ba yung mga nabago sa buhay ko simula nung makarating po ako dito sa Canada. Alam nyo ba, masasabi ko talaga na isa ako sa pinakamaswerteng tao. Kasi biruin mo sa dami ng nangangarap na makarating dito sa Canada, alam kong hindi naman lingid po sa inyong kaalaman. At ang totoo nga po, ang daming nagko-comment sa akin sa Facebook at ang dami ring nag-PPM kung paano daw sila makakarating dito sa Canada, paano daw mag-apply, saan sila mag-a-apply. May mga nagpapatulong din na pwede ko daw ba sila ipasok sa employer namin. At kung ano-ano pa pong mga tanong na katunayan na ang dami po talagang gusto o nangangarap na makarating dito. Kaya ako po, talagang pinagpapasalamat ko po talaga na isa ako sa nabigyan ng opportunity na makarating po dito sa Canada at makapagtrabaho. Kahit po kasi na hindi naman talaga madali ang buhay dito sa Canada, talagang swertihan lang din. Pero ako po kasi guys, ang tinitingnan ko na lang talaga kung gaano na ba ako kalayo sa dating ako. Yun po siguro din ang maipapayo ko po sa inyo na iwasan po nating i-compare yung sarili natin sa iba. Ako po kaya talagang sobrang nagpapasalamat ako na nandito ako sa Canada kasi pag naaalala ko po kasi yung buhay namin dati tapos ikino-compare ko siya sa buhay ko ngayon, ang dami ko na palang mga bagay na wala ako dati na mayroon na ako ngayon. Katulad na lang guys ng dati wala naman ako malaking utang, so ngayon may utang na ako dito sa Canada. Pinapatawa ko lang kayo mga boss kasi para hindi tayo dito magkaiyakan. So, ang ibig ko lang po sabihin na dapat talaga marunong tayo mag-appreciate kay maliit o malaki man yan na bagay, di ba? Dapat din kasi alam natin kung ano ba yung meaning ng success para sa atin. Yung success kasi depende na yan sa tao kung ano ba yung success para sa kanya, di ba? Tulad ko kasi yung nakarating pa lang ako dito sa Canada, success na yun para sa akin. Hindi man kami mayaman, kahit papaano isa ako sa sinertingan na makarating dito tapos kasama ko pa pamilya ko dito. Tulad nga po niya, nagpo-forklift ako at natuto ako mag-drive din dito sa Canada. Na-experience po namin na magkaroon ng sasakyan na sa Pilipinas ay malabo talaga kaming makakuha kasi hindi naman kaya ng sahod. At yung makasama mo nga yung pamilya mo dito sa Canada guys, isa na yun talaga sa pinakamalaking success para sa akin. Kasi diba ang daming mga nasisirang pamilya kasi nangingibang bansa yung isa, yung lalaki o yung babae. At dahil nga sa malayo, yun, nagkakalabuan hanggang sa nagiiwalay. So yun yung pinagpapasalamat ko. Na buo yung pamilya ko kasi galing din ako sa broken family. Nabibili namin yung mga bagay na gusto namin, nakakakain kami ng higit pa sa 3 beses sa isang araw at kahit papano nakakatulong kami sa kanya-kanya naming pamilya kahit sa maliit na paraan. At kung ano-ano pa mga boss, kasi hindi po talaga natin mabibilang yung mga blessings ng Panginoon eh. Kung gumigising ka sa araw-araw, blessings na rin yun. Yung may nakakain ka, may nasusuot kang damit, may trabaho ka. Diba guys, hindi pa ba yun success para sa atin? Kahit mahirap, tuloy lang tayo kabayan. Ang importante, tuloy-tuloy tayo, hindi tayo tumitigil. Kung nahihirapan ka sa trabaho mo, tiis lang muna hanggang sa makaipon ka. Kung gusto mo ma-PR, di ka ma-PR-PR, ipanalangin mo. Kung yung pamilya mo nasa Pilipinas, gusto mong mapapunta dito sa Canada, so ipanalangin mo lagi. Huwag po nating iasa lahat sa ating kakayahan. So mayroon tayong Diyos, yun yung bentahan natin mga boss. Mahirap po talaga maging OFW, lalo dito sa Canada. Talagang hindi madali ang buhay, pero ano ba yung mas mahirap sa atin? Yung buhay dito sa Canada o yung papunta dito sa Canada? Kasi guys, para sa akin, mas mahirap yung mag-apply. Hindi naman madali yung pinagdaanan natin, di ba? Kaya tayo nakarating dito sa Canada. Kaya guys, ako sobrang nagpapasalamat talaga ako at nakarating ako dito sa Canada, nabigyan ako ng opportunity. Hindi man madali ang buhay, maraming mga bayarin, ang importante paunti-unti nakakausad. Ako nga guys, 3 taon na mahigit dito sa Canada, resibo pa lang yung naiipon ko. At least 'di ba may naipon. So pag umabot ako ng 10 years, so makakagawa na ako ng isang malaking bonfire. So, pag sinindihan ko yung gabundok na resibo, 'di ba? So ayun mga boss, kung nakarating po kayo sa part na to, type success. At kung napanood mo po ito at nagustuhan mo at hindi ka pa nakaka-subscribe, so pahit na rin po ng subscribe button. Wala pa pong 1 segundo para pindutin yan. Woo!
Makaisang 1,000 lang po tayong subscriber, masayang-masaya na po tayo niyan at success na po yan para sa atin. At sa mga bago po nating subscribers, maraming salamat po sa inyo. At sa mga dati na po, salamat po sa inyong walang sawang suporta. Yung simpleng pag-like nyo lang din po sa ating mga video ay malaking tulong na po sa ating maliit na channel. Yun lang mga boss, kita-kits ulit tayo sa next video. Paalam!